Gusto mo bang magkaroon nito? Ha? Revised, annotated, updated ka tax code, tax code. Nandito dito na po yung train. Libre. Paano magiging libre? Truth about train. Ang dami na pong seminar tungkol sa train. Yung nagse-seminar daw po, naghahatak pa ng artista. Artistang kakanta, artistang sasayaw pagkatapos. Pagkatapos, basahin yung train na parang nagdi-deliver ng balita. Parang nagbabasa ng telenovela. Ni hindi man lang daw in-explain. Sa akin po, hindi masasayang oras mo. Bakit? Yung train, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Bakit may train? At ano epekto niyan sa'yo? Anong significance yan sa buhay mo bilang taxpayer? Hindi lang yon, ha? Ituturo ko sa'yo paano inegosyo yung train. Paano ka makakasave ng pera? Yun naman ang importante. Paano ka magkakapera sa train? Makakasave ng pera sa train? Paano maininegosyo ang train? O, paano ka magkakaroon ng libreng ganito? Simple lang. Umatin ka sa March 2. March 2, ha? Pero, bago ka umatin, mag-register ka at magbayad. Eksaktong date, February 14. Pag hindi ka nag-register at nagbayad, dalawang gagawin mo. Register, magbayad. Sa February 14, mula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 12 ng gabi, February 14, magkakaroon kang ganito kung magre-register ka. Pero pagkatapos ng February 14, wala na, magbabayad ka. Magre-register ako February 13. Hindi rin, magbabayad ka rin. Ang sabi ko, February 14, registration and payment. Okay? Kung may question ka about that, kailangan yung i-email. Huwag nyo akong i-email. Hindi kita masasagot. Events at Emelino T. Maestro, care of Emelio. Anak ko ho yun. Kasi yung event, ang mga anak ko ang nag-produce at ang mga anak ko ang may-ari. Guest din ako katulad po ninyo. Huwag kalimutan, February 14, magkakaroon kayo ng ganito. At hindi lang yon, magkakaroon kayo ng negosyo, makakasave kayo ng pera, magkakaroon kayo ng pera, at malalaman nyo ang katotohanan about train. Sumali ka na. Alam kong pikun ka na sa mga naririnig mo At litong-lito ka na sa mga sinasabi nila. Salamat! Gusto mong libre. Okay. 20 years, no entries, books of accounts. Diyos na mahabagin, 20 taong ka nang nagnenegosyo. Hardware, may grocery ka, meron kang supermarket. 20 years, wala pa rin entry yung libro mo, yung books of accounts na registered sa BIR. Yun po yung kwento ng maraming taxpayer. Actually, kahit isang taon lang na walang laman yung libro mo, dapat meron ka nang gawin Ano yung kwento ng 20 years? Okay, and tinanong ko siya. So, for the past 20 years, anong effect nung walang entries yung books of accounts mo? Ano sabi niya? Bribe. So, magkano binabribe mo? 350 per year. Uulitin ko. 350,000 pesos per year. So, for the 20-year period, it is 14 million. Sabi ko, ang laking pera nun. 14 million dahil lang walang laman ng books of accounts mo. Ano ginawa mo? Wala akong magawa Anong ginawa mo sa independent certified public accountant mo yung nagse-certify ng iyong financial statements? Nakakailang palit na nga ako Walang makasagot doon sa atake sa akin ng mga BIR revenue officers. Anong ginawa mo doon sa internal bookkeeper mo? Ayun, nandoon pa rin, pinasasahod ko. Bakit hindi mo sila sipain?
They are irrelevant people sa iyo. Because of their incompetence, eh, nagkagastos ka ng 350,000 a year or 14 million sa loob ng 20 years. Malaking kayamanan yan. Ang hirap kitain yan. Alam mo, meron ako sa iyong solusyon. Isa lang. Ask them, bakit walang laman ang libro mo? Samantalang ang in-engage mong independent CPA, yun yung kanyang function. At in-engage mong o hinire mo na internal bookkeeping mo, bookkeeper, yun yung function. So para makatipid ka ng 350,000 pesos, meron ako solusyon. 1,675 pages. Puro accounting entries po ito. Pang taxation ha, hindi pang managerial accounting, hindi siya pang financial accounting, pang taxation. Kasi po, pag meron kayong entry sa libro na gamit ang tax code, ito po ay galing sa tax code. Ina-assure ko sa inyo na mababawasan, malelesen yung pag-audit sa inyo ng BIR. Why? Eh, makikita ng BIR, compliant kayo sa tax code eh. So, what's the point na i-audit kayo? At saka, pag in-audit kayo, the government will incur too much administrative expenses for nothing. Eh, ginagamit ang administrative expenses ng BIR to collect taxes. So, kung gagamit sila ng administrative expenses na walang makokollect ng taxes, pinagbabawal ng batas yun. So, mangyayari, ipagbabawal ng batas na i-audit ka kasi walang makokollect ang buwis sa'yo eh. Okay? So, sa susunod ha, tanungin mo yung accountant mo, bakit walang libro? O bakit walang laman ng libro? Ganun din ang bookkeeper mo. Pag wala silang sagot, fire them. Tanggalin mo sila. Kumuha ka ng bago. Okay? Kung wala ka makukuha, napakamura naman ito para sa 14 million na matitipid mo for the next 20 years. Mabuhay po kayo.